Up. Ayaw. Ayaw, kabilya na matay eh. Good day sa inyo mga Bards. At yun, thank you mga pala sa akin na nag-rescue sa akin mga Bards at pinagtulak tayo. So, upon check-in mga Bards. At ayun nga mga Bards, no, at ito ang aking pag-iintresan. Itong injector mga Bards kasi napansin ko parang kulang sa gasolina mga Bards, no. So, nagkakaroon ng lean mga Bards sa sunog ng spark plug. Kung mapapansin nyo na medyo maputi yung kulay ng spark plug mga Bards. Kaya ito yung pag-iintresan ko mga Bards itong injector na to. Try kong linisin. At sa tingin ko ito nga yung problema mga Bards kasi nga nag-lean nga yung sunog ng spark plug natin. So ayan, kung mapapansin nyo mga Bards, nag-DIY na lang ako sa paglinis ng injector mga Bards. At marami na kayo mapapanood ito sa YouTube mga Bards. So naglagay ako ng connector doon sa dalawang o sa may socket doon mga Bards sa may injector. Tapos naglagay ako ng air hose lang nilagay ko doon. Yeah, air hose. Yung nga lang medyo mahinang klase yung air hose na yung mga Bards. Mali chance ang pumutok kung sumabog. Yan, mabibigla kayo pag ginamit nyo. Tapos gumamit ako ng CVT cleaner mga Bards. Yan, cleaner or carb cleaner. Pwede kayong gumamit. Halos pares lang naman. Kagandahan dito sa ginagamit ko eh hindi siya masakit sa kamay mga Bards, no. So yan mga Bards, napaka basic lang din naman yung paglilinis niyan sa mga ganyan. Pero syempre, mas mahihinaw kung papalilinis nyo talaga sa may machine mga Bards. Mas magandang klase pag ganun. O magandang, mas magandang paraan pag ganun. Pag machine yung ginagamit kaysa yung mga ganito. So ayun mga Bards, gamitan nyo lang syempre ng Kobe or kahit anong ano, kahit anong carb cleaner. Tapos positive nga, negative lang naman ng battery yun. At ayun nga mga Bards, so natapos ko na mga Bards linisan yung injector mga Bards. At ipaumanhin nyo kung hindi ko man natapos yung video na yun mga Bards. So yun lang naman ang isa sa mga ginawa ko mga Bards, no? Chinoy ko yung spark plug para makita ko kung ano yung klaseng sunog meron siya. So upon checking nga mga Bards, no, nakita ko nga siya na lean yung pagkasunog ng ating spark plug mga Bards. Kumbaga parang puti na yung pinakadulo nung tip ng spark plug mga Bards. So kailangan mga Bards na kung sakaling mangyari sa inyo to, try nyo ring i-check yung spark plug nyo muna kung may power naman mga Bards, no. So kung nangyayari yun mga Bards, pag once nga tulad yun, medyo sabihin natin parang barado na injector yan or something may problema sa inyong fuel line or sa inyong pump, fuel pump ng inyong ano, mga motor mga Bards or sa kahit anong sasakyan mga Bards. So ganun mga Bards yung pag-check nyo ng mga Bards kasi naramdaman ko yung time na yun mga Bards na umabiyahe ako mga Bards. Naramdaman ko parang kinakapos ng gasolina, naglo-loss power siya, parang ganun pakiramdam mga Bards eh. Maramdaman nyo yun mga Bards sa pagpiga nyo ng throttle mga Bards. So upon checking, yun nga yung na-check ang mga Bards, no. So yun, so gumana naman siya mga Bards nung time na linisan ko siya mga Bards. Tapos kung sakaling check nyo rin yung inyong injector mga Bards, try nyong susian tapos nakasalpak mga Bards yung pinaka fuel line sa inyong injector, pero kailangan nakabunot mga Bards sa may manifold mga Bards, no. Tapos start nyo, try nyo kung may bumubugang gasolina mga Bards eh. Pero yung sa akin mga Bards, yung time na hinugot ko yung injector ng NMAX mga Bards version 1, pagka-hugot ko nun mga Bards, napansin ko na tuyo yung pinakadulo nung bugahan ng injector mga Bards. So nagduda na talaga ako na yun nga talaga ang problema mga Bards. So yun ang nangyari sa akin mga Bards, no. So naman ang takbo niya, wala namang pagbabago. At pinatry ko rin mga Bards tong ipacheck at hindi ko na rin nakuha ng video or pinadiagnose ko mga Bards. Yun nga lang mga Bards, medyo hindi ako natuwa sa nag-diagnose ng motor ko mga Bards. Nakukulangan ako sa klase ng pag-check niya mga Bards. So mas maganda mga Bards kung magpapadiagnose kayo mga Bards ng inyong mga motor. Kailangan ang gamit niyang diagnostic tools yung MST 500 Pro. Yung kasi yung mga updated ngayon yan.
yun na pwede nyong gawin para makasigurado kayong wala nang problema. Kasi sa akin mga parts, yung time na nagkaroon ng problema, yung natirikan nga tayo mga parts, eh may wala siyang error code mga parts na lumalabas sa panel gauge mga parts. Kaya medyo, kung tutusin mga parts eh, yung time na may power, hindi naman ako nag-alala eh, masyado. Nagtataka ko ba tayo mag-start? Yun mga parts, no? So nagawa naman natin ng paraan. Kaya, so kailangan mga parts, tip ko lang sa inyo, sakaling mangyari sa inyo, kailangan alam nyo yung tamang pagbasa ng spark plug nyo kung sakaling mangyari yun. Pag lean, yung gasolina, yung mapusyaw siya na maputi yung sa dulo ng tip ng spark plug nyo. Tapos pag ano, rich naman mga parts, ay yung basa yung dulo na may pagka-itim. Basta parang ganun eh. Yun. Kasi yung pinaka-optimal natin yung sabihin nating magandang sunog. Yung parang kulay brown na kalawang. Yun ang pinaka-maganda sunog ng ating spark plug mga parts. So ayun lang siguro for day mga parts. Ha. Kunting kalaman din lang din sa katip sa pangyayaring naganap sa akin mga parts. No? So experience na rin mga parts. No? So pag mga ganong bagay, kung kaya nyong i-DIY, nasa nyo naman yan. Kailangan nyo hanapin lang talaga kung saan nangyayari. Check, dapat i-check mga parts. No? So pag-check naman ng mga ganyang bagay mga parts, eh, kailangan siyempre may power kayo mga parts. Power mga parts, tapos may spark, may compression, yan. Isa yun sa mga chine-check mga parts. Tapos siyempre, gasolina, battery. Yun ang mga chine-check mga parts pag sa basic lang na pag-check up ng motor kung bakit minsan hindi ano, gumagana ang ating motor o nagkakaproblema. So ilan siguro for the mga parts. Salamat!